Hey everyone, Yulakson here of yulakson.com at welcome po sa aking video. In this video, ipapakita ko po sa inyo mga business ideas or yung mga online business na pwede nyo pong gawin sa Pilipinas this year. So this is going to be multiple ideas, kaya make sure to watch this whole entire video and I'm going to make sure na hindi ko po sasayangin ng oras ninyo na ilalaan sa video. Ipapakita ko sa inyo yung mga ideas, saka bibigyan ko ng, ipapakita ko sa inyo na example at saka kung paano din siya gagawin. Kaya stick around, watch this whole entire video. Alright, so mga kaibigan, virtual na po tayo at ang yung una ko pong business idea na i-share sa inyo is e-commerce. E-commerce po, ibig sabihin po ng e-commerce is transaction po, either bintahan or bilihan na nangyayari gamit ang internet. So, halimbawa nag-shop tayo sa Shopee or may binili tayong item sa Facebook, yung po yung tawag doon is e-commerce. So, naging massive po yung e-commerce nung nagka-pandemic po tayo, alas dumubli po yung value ng market, lalo na lang dito sa Pilipinas, kaya yung isa din sa pinakamagandang business which is napakaano ng potential. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, pag halimbawa ngayon, nawawala na itong mga matatanda ngayon, next generation is talagang gagamit na ng internet at bibili na through internet, kaya kailangan natin sabayan ang massive growth ng industriya ng e-commerce, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. So, ipapakita ko sa inyo, ito nga palang data na to, this is from Statista. Yung trabaho ng Statista is yung talagang nagkukulik lang sila ng data. Kaya kung gusto nyo po itong makita kayo mismo, basahin nyo ito lahat-lahat dito, Region Philippines, ito yung growth. Nakita nyo yung ano ng growth. Ilalagay ko yung link sa video description. So, pakita ko sa inyo dito ng halimbawa. So, ito, this is an experimental store. Nagbenta ko sa Shopee. Ito yung aking product. So, binili ko yung item. Nakita nyo, ito yung aking mga purchases. This is my Shopee account at ito yung purchase. Nakita nyo dito, nag-experiment lang ako, bumili ako ng item na tinatawag na overlap grid dress. So, yung price niya is 147 pesos. So, what I did is, nag-edit ako ng pictures. Kung nakita nyo dito, ito, in-edit ko yung pictures gamit yung tool na Canva. Ilalagay ko din yung link sa video description sakali hindi nyo pa alam. Kung hindi kayo marunong mag-Photoshop, magtanggal ng background sa Canva, napakadali niyang gawin. So, tingnan nyo na lang yung link sa video description sakali gusto niyo makita yung Canva pag nag-decide kayo mag-start ng business Shopee or ano man yung mga kailangan nyo gawin pag nag-edit ng picture. Canva yun po yung gamitin nyo, hindi na kailangan yung Photoshop kasi napakahirap ng Photoshop. So, ito yung ginawa ko. Bumili ako ng product sa Shopee. Sa Shopee lang din ako kumuha ng product. Ito yung tawag at saka ginawa ko is in-edit yung picture, nilagyan ko ng product description, yun yung lang yung skill na kailangan mong gawin. At syempre yung mga detalye ng product at binenta, nilisting ko sa Shopee. So, at ito yung item. Kung nakita nyo yan yung aking username, Chada Clothing Lantaran na to. At binili ko yung item ng, saan na yun? 147 at binenta ko siya ng 295. And guess what? May mga bumili pa rin. Dahil ito yung naka 21 sold na ako. So, ibig sabihin, 295 may 1 minus 147. Ayan, 147. Meron pa rin akong profit na 100 pesos plus. So, ganun kaganda yung e-commerce. Ngayon, kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo talaga mo ng pamaramihan, I mean, like, ayaw nyo lang ng ganito, yung bibili ka lang sa Shopee, kasi magiging competitor mo yung kinuna mo ng item, so, downside din yun, pagkukuha lang kayo sa Shopee. So, kung gusto nyo pamasil talaga, pwede kayo mag-angkat diretso sa mga Chinese supplier. Or, kahit sa Baclaran, mayroon naman mga nasa Baclaran, nagbibenta lang sa Baclaran na walang alam sa online, kaya pwede din kayong kumuha doon ng products diretso sa kanila. Pero, pag meron naman kayong talagang pang malakihan na puhunan, pwede po kayong dumiretso dito sa Alibaba.com. Kahit anong product po na maisip nyo, nandito po sa Alibaba. So, gawin nyo is mag-search lang kayo ng product, ano yung gusto nyo ibenta. Siyempre, dapat hindi yung gusto mo lang na product, kundi gusto ng karamihan. Hindi pwedeng magbenta ka lang kung ano yung gusto mo. So, mag-risk market research ka muna. Tingnan mo sa Shopee ano yung pinakamalakas na item. Doon, punta ka lang sa pinaka-homepage nila. Makikita mo yung mga, yung talagang nagsisale ng mga item na nakakuha ng maraming customers para magka-idea ka ano yung product na hahanapin mo. Pag may nahanap ka na, halimbawa lang to, pag mayroon ka naman talagang punan, kaya kung ikaw ngayon, wala ka masyadong malaking punan, hayaan mo muna ako magpaliwanag step by step kasi papakita ko din yan sa inyo sa dulo. So dito, hanap ka ng products. Pagkatapos, kung meron ka ng hanap ng products, ang nagagawin mo next is mag-import. So, pag nag-import ka, marami din, dadaan din yan na maraming ano sa gobyerno. Halimbawa, dadaan pa yun sa customs, mga ganyan, sa shipment, may mga documents na kakailanganin. Kaya, mahihirapan kapag ikaw lang. So, ang kailangan mong gawin is mag-join ka dito sa Facebook group na ito. Ang tawag is Filipino Importers Club. At ito mga to, mayroong mga tao dito na mag-a-assist sa'yo, which is yun yung negosyo nila, mag-a-assist na yung mga importer. Magbabayad ka lang sa kanila ng cubic, anong tawag doon? Cubic per meter per cubic. Meron silang amount. Mayroon kababayan na amount per cubic meter.
At I guarantee you guys na magkaka-profit pa rin talaga kayo. So, minsan mabilis po ako magsalita, kaya if ever hindi ko po nagpailangan ng lahat-lahat, mag-comment na lang po kayo sa baba at sasagutin ko po kayo. So mag-join kayo dito, tapos pag may hanap kayong products, magtanong lang kayo dito, pin sa Jepoy, ito yung Jepoy na page, at bibigyan ka nila ng process. Ito nga yung kanilang process. So, find suppliers sa China, ask the price. Pag nalito din kayo sa Alibaba, pag mayroon na kayo na piling price, mag-negotiate kayo. Kasi halimbawa ngayon, kung sabihin nyo lang sa kanila na naghahanap ka ng long-term supplier, bibigyan kanila ng magandang price. Ngayon, kung wala ka namang puhunan, wala ka masyadong malaking pera para pampuhunan paangkat, kasi dito at least magkaroon ka ng 20,000, pwede ka na mag-import sa Alibaba. But kung wala ka ng ganyang amount, pwede ka ding mag-ano. Halimbawa ngayon, teka lang. Halimbawa, ayaw mo rin maghawak ng inventory, kasi pag naghawak ka ng inventory, halimbawa kagaya sa akin, hinold ko talaga, nandito talaga sa akin yung products, pag walang benta, so nakatambay na yung products. So, yung amount na binili ko is matatambay lang siya. So, kung gusto mo ng maliit lang na puhunan, tapos hindi ka mag-store ng sarili mong inventory, is pwede ka mag-tinatawag na dropshipping. At maglalagay ako ng link sa video description about kung paano mag-explain step by step kung paano yung dropshipping dito sa Pilipinas. But ito yung ipapakita ko sa inyo ng mga supplier sakali mag-decide kayo mag-dropshipping. Si Bilis Benta, which is ito yung kanilang website, bilisbenta.com. Ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe ka sa kanila. Meron ka rin babayaran, pero hindi ganun kalaki kaysa mag-import ka directly sa Alibaba. Pagkatapos gagawan ka nila ng Shopee store, ay bibigyan nila sa'yo with products na meron ng mga products, at ang gagawin mo na lang is optimize mo na lang yung product listing mo. So kagaya ng ginawa ko dito, nag-edit ako ng mga picture, naglagay ako ng description, which is yung description dapat na ilalagay mo is yung mga keyword na sinesearch nila sa Shopee yung mga customers. So pag magpunta ka sa Shopee search, meron mga suggested keywords doon, halimbawa mag-start ka ng search na pakita ko na lang sa inyo, wait lang. Basta pag pumunta ka sa homepage, tapos punta ka sa search bar, pag nag-start ka mag-search doon, may mga keyword na lalabas below. Makikita niyo yun. Pag andon, yun din gagamitin mong keywords, kailangan mo ilagay sa title at saka sa video description, sa product description, para at least pag may nag-search sa Shopee, lalabas yung product. So yun na yun kailangan mong gawin pag nag-subscribe ka sa mga Tobilis Benta, Inspire Dropshipping, at saka Dropify. Ang kailangan mong gawin is mag-edit ka ng picture, which is nabanggit ko na kanina, pwede kang gumamit ng Canva. So napakamassive po talaga ng e-commerce. So dahil multiple business ideas ito, let's go ahead and talk about the next one, kasi napakahaba na ng video natin about e-commerce pa lang yung napag-usapan natin. Kasi depende kasi yan kung ano yung, baka may tamad ka kagaya sa akin na hindi masyadong, ayaw masyado ng mga, you know, hassle, ayaw ko nang mag-unhandle ng customer support, mga ganyan. Yung next business na idea is baka doon ka mapabilang, kaya let's go ahead and talk about the next idea. Alright, so bago tayo mag-proceed, sakali hindi ka pa nakapag-subscribe at interested ka naman sa mga topics na about business ideas, online business, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, kasi yan po yung aking pinaka-primary content. At without any further ito na po yung pangalawa nating business ideas na i-share ko po sa inyo ngayong araw, which is tinatawag siyang affiliate marketing. Affiliate marketing is simply, pinakamaganda pong definition or yung madaling intindihin is magpo-promote po tayo ng mga products or services na available sa online. Ipo-promote lang natin, at pag meron bumili or may nag-subscribe, magkaka-earn po tayo ng commission out of the so yung binayad po na magiging referral natin. So halimbawa ngayon, meron kang referral link, affiliate ka ng Shopee, tapos nirefer mo yung friend mo, may binili siyang item sa Shopee using your referral link or yung affiliate link, which is unique po yun, i-explain ko po yan sa inyo lahat-lahat. Magkakaroon po kayo ng commission sa percentage po na amount dun sa product na binili niya. So halimbawa sa akin, ito ngayon, pakita ko sa inyo para at least proof talaga na talagang this thing is working for me, at magagawa nyo rin to. So una is itong Shopee Affiliate Program, which is Shopify Partner. Ang Shopify is isang e-commerce platform, which is ito yung system na gagamitin natin sakali gusto natin mag-build ng sarili nating online store. Kung ayaw natin magbenta ng Shopee, halimbawa mag-scale na tayo ng ating e-commerce business, which is yung idea number one natin, pwede tayong gagamit ng Shopify, makapag-build tayo ng sarili nating tandahan, easy as cooking fried eggs. Madali po dito mag-build ng Shopify store. Kung gusto nyo naman ng detalyadong tutorial, meron din akong link sa video description. So ito yung aking kinita sa kanila. Nag-start ako nag-promote is 2020, last quarter of 2020. At 2022 na ngayon, nandito tayo, $87 yung aking earning for this January. Ito yung kinita ko sa kanila, 2,000
$4.34.80 US dollar, which is kung titingnan natin to sa peso, pakita ko lang sa inyo para at least, you know, ma-inspire naman kayo, hindi sa pagmamayabang. Pakita ko lang para at least, ano naman ako nung magturo na talagang legit itong mga ganito. So, nakita niyo, 125,000 na yung kinita ko sa kanila and some hundreds. At yung ginawa ko lang is, gumawa lang ako ng kanina lang, ng tutorial about saka Shopify. So, ito yung Shopify earnings ko at ang dahilan lang nito is itong video na to. So, nakita nito, Shopify tutorial for beginners, I have 40,000 views, 4,500 views at yun, ito yung kinita ko. So, ganun lang yung ka-basics, yung idea. Basic lang yung idea pero medyo kailangan din ng skills kasi gagawa ka ng video, ganyan. So, ganun. Affiliate, halimbawa, nabubulo na, nawala na ako sa kanyang idea. So, ganun lang po. So, makahanap po kayo ng affiliate program, gawin nyo po ng marami din namang paraan para mag-promote ng affiliate program. So, pwede mag-Facebook ads ka, halimbawa, ang ganyan. Pag-usapan natin yan later. Basta pakita ko muna sa inyo yung mga halimbawa. So, ito yung aking kinita. Ito yung aking ginawang video. Ito yung aking ginawang video na pinomote sila. Tapos, pangalawa is itong isang platform which is ito yung isasuggest nyo pag you guys are just getting started with affiliate marketing. Tawag is Involve Asia. Ito yung kinita ko sa kanila. 4,000 plus MYR which is Malaysian Ringgit. Kung titingnan natin yan sa peso, it's $57,000 or almost 58. So, talagang effective po yung affiliate marketing. Ito din naman sa Binance. Ang Binance, hindi nyo alam, isa siyang cryptocurrency exchange at meron din siyang affiliate program which is nga, affiliate ako nila dito. Ito yung aking naging commission na sa kanila. Kung nakita yan, your earnings is 0.pop. At kung titingnan natin yan sa peso, BTC to PHP, ito yung current value niya. But umabot kasi ito ng 3 million tong Bitcoin. Kaya yung income ko na lang dito ngayon, kung i-convert natin yung aking income is 362,000 na lang. Actually, almost 500,000 na to. Bumaba nga lang talaga yung Bitcoin sa ngayon. First year kasi ng 2022. First month ng 2022, 21st year. So, almost 500,000 na to nung nag-3M yung Bitcoin na price. So, yun yung affiliate marketing. So, if you're excited, papakita ko sa inyo kung paano. So, meron nila akong blog post dito sa aking website. Saka, like, gusto nyo itong, basahin at saka yung detalyado talaga na explain yung step by step, but papakita ko sa inyo yung process. So, una is of course maghanap po kayo ng affiliate program. So, ang Shopee is meron silang affiliate program, ang Lazada is meron silang affiliate program, pati nga Pimaya, meron silang affiliate program. Yung mag-refer ka ng friends, kikita ka ng 50 pesos, 100 pesos, search nga natin. Pimaya, para pakita ko sa inyo halimbawa, Pimaya invite code. So, kung nakita nyo dito, ayan, ads ko yan. Yung laxon.com, nakikita nyo. So, pag may ng referral code, gagamit. Ganyan yung isa din sa paraan na paano mag-promote ng affiliate marketing, affiliate programs. Papakita ko yan sa inyo later. So, ganun lang kasimple. Maghanap ka ng affiliate program, pagkatapos sumali ka. Tapos, kaya minsan din yung mga affiliate programs, meron din silang qualification. Kailangan nyo magkaroon ng at least Facebook page o YouTube channel. Kagaya sa akin, kaya naman dali ako ma-approve ng mga affiliate programs kasi meron akong YouTube channel. So, isasuggest ko sa inyo, una-una, sakali if you guys are just getting started, talaga wala pa kayong wala pa kayong idea sa affiliate marketing, dito kayo mag-start sa Involve Asia. Pakita ko sa inyo. Yung Involve Asia kasi is maraming programs dito sa loob. Marami silang, nandito na yung Lazada, nandito na yung Shopee, at saka marami pang ibang programs. Tingnan natin yung, pagdating nyo dito, pag halimbawa wala pa kayong account, hindi nito makikita, ang kailangan nyo magawin una is mag-sign up dito sa Involve Asia. Dalawang beses po kayo kailangan mag-sign up. First is mag-sign up po kayo sa Involve Asia. Pag na-approve po yung account ninyo, andyan din po yung link sa video description para diretso kayo sa sign up form. Kung pupunta tayo dito sa advertisers, advertisers directory, ang dami po dito mga advertisers na pwede nyo pong i-promote. So, ang gagawin nyo lang is, yun na, first is kailangan nyo ma-approve kay Involve Asia para makapasok kayo sa account at wala pa dito kasi naka-zero, baka magtataka kayo. Kaka-layout ko lang kasi. At pagdating nyo dito sa advertisers directory, marami dito mga advertisers kaya nga, nandito na yung Lazada, nandito na yung aking internet, pagpasensya nyo na. Basta, yun na yung process. At saka meron din akong detalyado tutorial about sa affiliate marketing actually. Ilalagay ko na lang yung link sa video description sakali. Ano. So, yun, nag-load na siya. Wait lang natin. Wait lang. At ito na yung advertisers directory. So, nakita nyo ito, ang dami ditong programs na pwede nyo i-promote. So, specifically, this is Philippines, katanggalin natin yung Philippines. Philippines, so, dito yung Small Break CPS, Flower Advisor,
Shopee, ito na yun, Lazada, at ang dami pang pati AliExpress. So, gagawin yung una-una talaga is kailangan nyo muna mag-sign up, which is, kaya nabanggit ko, ang required dito sa Invoke Asia is kailangan nyo ng at least Facebook page or a YouTube channel para at least ma-approve kayo. Pagkatapos, pag na-approve na kayo dun sa application nyo kay Invoke Asia, mag-sign up kayo ulit dun na sa mismong advertisers at rin na kayo mag-promote. Mayroon ako yung specific tutorial about kay Invoke Asia. Tingnan nyo na yung link sa video description. Okay, so ganun lang kasimple paano yung affiliate program. Maghanap ng program, mag-sign up, mag-promote. At yung pag-promote is pwedeng YouTube videos. Yun yung pinakamadaling paraan para mag-promote ng affiliate programs. At next is mag-run po ng advertisement. Halimbawa, Facebook ads or Google ads. Make sure to subscribe. Gagawa natin na separate tutorial about kay Google ads or Facebook ads. Kaya interested po kayo about affiliate marketing, mag-comment po kayo sa loob so far ano yung mas gusto niyo na business. Next naman is pag-usapan naman natin next na idea. Alright, so the third, and this is going to be the last business idea na share ko po sa inyo ngayong araw is YouTube po. So marami dito sa YouTube nag-share about the business, paano kumita online, but hindi nila sinishare kung gaano din kaganda dito sa YouTube. So kung ikaw yung tao ngayon, wala ka pang YouTube channel, tapos okay lang naman sa'yo mag-record ng screen kagaya ng aking ginagawa, nagre-record lang ako ng screen tapos nandito ka ngayon nanunood. Ibig sabihin, kumikita ako sa ads, tsaka maliban sa ads, kumikita din ako sa mga affiliate programs na aking pinopromote. So, napakaganda po ng YouTube channel, na magkaroon ng YouTube channel or mag-start ng creating videos dito sa YouTube. Kung nakita niyo, aking subscriber is nasa 9,000 lang naman. Tapos, yung kinikita ko dahil sa mga video na aking ginawa, kung nakita niyo yung previous option, business idea na aking pinakita kanina sa affiliate marketing, hundreds of thousands po yun. So, dahil lang yun sa mga video na aking ginawa dito. So, itong Binance tutorial. So, kung wala ka pang YouTube channel, magsimula ka na, mag-record ka na yung screen. At kung gusto mo magsimula ng YouTube na talagang tama, huwag po kayong mag-re-upload ng mga videos kagaya ng mga sinasuggest ng iba dyan. Kasi galing na ako dyan, walang mayayari, walang patutunguhan yan. Hindi mamonetize. So, dito sa YouTube, kumikita ako sa ads, kumikita pa ako sa mga affiliate programs na aking pinopromote. So, double impact po. So, mag-start po kayo sa YouTube. Or kung may kagandahan naman kayo tapos or maybe nakakatawa kayong tao, pwede kayo mag-start sa TikTok. Kasi doon sa TikTok, marami din paraan doon para kumita. Mayroon mga nagmamayari ng product tapos naghahanap ng mga influencer paano sa inyo yung product nila tapos babayaran kayo ng fee ninyo. So, social media in short, pwede din sa Facebook, sa social media, lahat po meron pong ways to make money. Kaya mag-start po kayo kung meron naman kayo internet connection, merong cellphone. Magsimula pa kayo tapos gamitin niyo po tong tool na Canva kung gusto niyo maganda yung magiging thumbnail ninyo. Kagaya yung sa akin, ito yung mga aking mga thumbnail. Hindi naman talaga ganun kaganda pero madali itong gawin itong mga ganito gamit itong Canva. So actually partner ako ng Canva kaya lagi ko silang binabanggit. Parang sponsor na rin ako nila. Kaya sinasabi ko andyan yung link sa video description sakali gusto niyo mag-sign up sa kanila. So, ayun. Yun yung pinaka-anod lang talaga. Tapos, kung gusto nyo naman ng additional idea or meron din kayong idea na gusto nyo i-share, ilagay nyo lang sa comments. Hindi ko na isasama yung cryptocurrency dito kasi yung cryptocurrency kasi para sa akin is hindi siya business. Investment siya, which is sa aking pagkakaintindi or yung aking, is pang long term siya. Pwede ko din sana isama yung cryptocurrency sakali meron na kayong, yung pera na pag nawala okay na sa inyo, pwede nyo invest sa cryptocurrency kasi yun yung aking mga ginagawa din aside sa pag-business. Kaya make sure to subscribe. Gagawa lang tayo ng mga separate videos or kung meron kayong question, leave them in the comments pa ulit-ulit na. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod po. This is Yung Lakson once again. Make sure to subscribe and like this video. Maraming salamat.